Philippine Insider TV. Precisely, no? At siguro, FYI, dun sa mga nakikinig sa atin ngayon, ang aking yung PhD dissertation ay tungkol kay Marcos and Magsaysay. It is in the area of political psychology. May nanghihingi nga ng kopya ng dissertation ko na kinahihiya ko na alam mo yun kasi siyempre overtime parang oh my God! alam mo para tayo ng feeling pag tinitingnan ko yung dissertation ko sabi ko how could I have written this thing? Anyhow, no? So, nag-swimming, siguro for 2 years, oh, nag-swimming talaga ako sa hundreds of speeches nitong dalawang pangulo na to. Kasi at the time, sinulat ko yun eh. Buhay pa si Marcos eh. But you know, I could not reach him. Kaya ang mga ni-reach out ko, yung mga bureaucrats who worked around him, parang validation lang. Kasi content analysis ang ginawa ko using McClellan's motivation framework eh. Alam mo na yung ton, ano? Huwag natin i-discuss na yun in depth. So, ibig sabihin po, nagsuswimming ako sa literature on Marcos. Kaya yung itong lumabas kahapon ata nung isang araw na ito si Carlos ay sinusuport yung atrocities ng martial law. Kailan ko sinabi yan? For God's sake! Para naman akong loko-loko kung sasabihin ko yan. Ba't ko isusuportan yan? In fact, kung kayo magkalkal ng kasaysayan, ang sinabi ko exactly, if I were Bongbong Marcos, sabi ko ton, i-confront niya talaga, aksipin niya yung police and military atrocities na talaga namang nangyari. May datos yan. Pero, besides that, yung 21 years of Marcos, tignan mo yung agriculture, foreign policy, bureaucracy, health, etc. Diba? Hindi ka pwede magbigay ng grade sa isang tao, 10 yung subject area, isa lang ang binigyan mong grade at binigay mo sa military atrocities. Siyempre, lagpak. Lagpak nga doon, bibigay mo lagpak for all. That's the reason why I said, compose a group of scientists, political scientists particularly, dahil alam nila yung language, no? Let them decide on the criteria for evaluation and let them have, meron sila sa conclusion doon, add the pluses and the minuses, ito yun. Otherwise, not one can in fact give a comprehensive assessment of 21 years. Kasi yung mga nagsulat niyan ton, they had the dog in the fight. They have a skin in the game. Siyempre, magpapagwapo ka doon. Diba? O, hindi pa nga nagsasalita dyan si Hunasan. No? Ewan ko kung si Cory Aquino bago siya namatay kung nagsalita siya tungkol dyan. But you know, these are mga, ang nakakabahala nito ton, ngiwing-ngiwi yung istorya nilang gustong palabasin. And that is why I don't like what Robredo is doing. No? Kasi ang ginagawa niya, hindi ba she started on anti-something, no? Kaya lang daw siya nagra-run. And I'm quoting her. Correct me here, Ton, dahil sinusundan mo rin siya ng dahil taga-Naga ka din, ano? Di ba sabi niya, I am running because I don't want Bongbong Marcos to win. Tama ba? Yeah. Oo. Tama bang ganun niya na you are running on an anti-thing? You are for what? And then, you are for what? Ang listahan mo, populist, no? People who get angry with me, talagang nangangailaiti sa akin because of my chastising and doing a critique of Robredo. And I do the critique for everybody for that matter, no? Pati si Pacquiao, nung bin-review siya, nag-report ako sa inyo sa Facebook kung ano yung resulta ng briefing ko sa kanya on foreign policy. But yes, dapat ganyan eh. Isang suyod lang. Hindi pwedeng suyod dun sa isa tapos malalaking ngipin dun sa iba. No, isang suyod lang. And I agree with you actually, Claire, na yun nga yung point na parang for me, it is not historical revisionism in a negative sense. Kasi kung titingnan natin academically, lahat naman ng history nire-revise once in a while. That's what we do. But it's basically making it factual and objective and not captured by one particular agenda. Tama yung suggestion mo, pag-usapan, tingnan uli. Ang problema kasi ngayon, sa nangyayari, may mga academics kasi, hindi na ako magngangalan, na kapag sa mga estudyante natin at kapag sa mga peers natin kung nagpapas ng judgment sa mga core articles, hinahanapan ng rigor, hinahanapan ng data. Pero pag nagme-make na ng claims about martial law or about Marcos, wala na. Okay? Parang, and if you say, excuse me, that is not supported by data, the data may not necessarily be complete. Then you'll be accused of being pro-Marcos or being a revisionist. Yeah. Na parang sabi ko, how can we apply something to our students and our peers when we evaluate articles for publication and then don't apply it
on a topic that needs validation because it is a very important part of our history. Sa kasaysayan natin, doon ako nanlulumo. Kasi parang naiintindihan ko at nakikita ko, ayun kung napapansin mo yan, sa ngayon ang dami ng mga profesyon na na-undermine. Imagine, kanina lang noong umaga, nakakita ako ng isang post sa isang sinasabi natin grupo. Meron kasing grupo na Lenny, Doctors for Lenny, ganyan-ganyan. Yeah, may isang nag-post na nagsabi na, kayo ba, mga doktor ito ha, i-refer nyo ba sa isang doktor na diehard BBM Sara ang mga pasyente nyo? Wow! Alam mo, wow. Sagot, 104 ang nag-respond doon sa poll. 98 ang sabi hindi, 6 lang nagsabi na oo. Wow. Parang sabi ko, hindi ba clear violation na to ng Hippocratic Oath? Yeah. Yeah. Professional malpractice na to. Pero hindi na ako nagugulat kasi may mga pare nga na nagsasabi na hindi, yung mga hindi boboto kay Lenny dapat huwag na magsimba. May mga psychologist na nang bubuli. Di ba? May mga teacher na dapat sana magpaliwanag na nanawag ng bobo sa social media. So yeah. Para bagang what is happening to us? Philippine Insider TV.